Dahil si Karen po ay talaga nakagat na nga ate. Kaya naman no, grabe naman si ate. Ikaw kagat lang sabi na. Oh, Kuya Ino. Ayan guys, so nandito tayo ngayon sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. So maya-maya ay aakyat na tayo doon sa floating cottage and nagtitake na tayo ng mga pictures, videos, and etc. etc. Dahil si Karen po ay talaga nakagat ng aso. Kaya naman no, grabe naman siya. Ikaw lang sabi na. Oh, Kuya Ino. Si Kuya Ron, may kagat mo, kawawa naman. Hindi, Kuya Ino, ikaw ang sponsor ng ano ha, ng first dose. Ako ang taga-injection, Karen. Magpresenta ako kay Karen pero akong mag-injection. Karen, ano may advice mo sa mga posibleng makagat pa ng aso? Yan, katulad ng aking sitwasyon ngayon, ako ay nakagat ng aso kani-kanina lang. So dapat una-una maging kalma, alamin kung anong unang dapat gawin sa oras mismo ng pagkakagat ng aso. At kapag nagkaroon ng sugat, lalong-lalo na tulad sa akin, nagkaroon ng malalim na sugat. So dapat maging alerto sa unang panlunas, ang tinatawag na paglinis ng sugat na gamit ang sabon at ang tubig. So dapat kiskisin ng maayos hanggang paduguin din. Padugi ng paduguin. Tapos sa ginawa ko, naglagay ako ng bawang. Tapos, sige lang, pinadugo ko lang ng pinadugo. So almost napanahon na rin siguro ako nito. Tapos ito, ilagyan ko ng since wala namang bandage, may nakita akong isang tela. So ito ang ginamit ko at ilagyan ko ng pansamantalang ano. Tawag nito yung garlic. Ano sa Tagalog yung garlic? Bawang. Bawang. So after this, huwag niyong kalimutan na dapat i-prioritize niyo pa rin ang magpa-consulta sa doktor kung kinakailangan magkaroon ng injection for anti-rabies. So dapat kong gawin. So, huwag yung isipin ng pera. So, pera lang yan. But most important thing is our health. Yeah. So, yun ang ating first at be alert kapag tayo nakakaranas ng itong mga unexpected accident. Yeah. Isang option din, katulad ng sinabi ko kanina, na talian ng bandage at ginawa ko ay bawang. Yan, isang ano din, mas magandang option kung hayaan natin buksan ang sugat at ipakikita ko sa inyo guys kung gaano kalaki ang sugat. Ito. So, isang magandang option din na dapat buksan din yung ano, mas magandang buksan na lang siguro. But make sure talagang nalinis ha. Katulad sa akin kasi napalaking kagat oh. So, bumaon ang isang parte ng ipin. O, hindi ko alam kung pangil bang bumaon sa bahaging ito. So, tingnan na lang natin ang mangyari. At the same time, wag din kalimutan natin yung may-ari ng aso na i-monitor din ang kanilang aso. So, for additional security na rin. So, isang mas magandang option siguro, hayaan nating buksan ang kagatan ng bahagi ng aso. At huwag kalimutan linisin. So, yun lamang. Ayan, so papasok na tayo dito sa... Uy, sayang! Sayang. Kaya talaga. Sayang! Dadamputin ko pa yan. Ayan. Mali natin, binili mo para nang ilaglag. Ayan. So, dito kami ngayon. At hindi yung ano, pinakadaanan talaga? So, ayan na, sasakay na kami sa floating cottage. Yan. Ayan ang magiging balsa sa aming likuran na aming pagkukunan ng ilang mga video. So dadaan tayo sa tubig. Yan. Oh, grabe, laki ng bangka natin ngayon. Laki ng balsa.
Bayton. Pero naka-safe naman yung aso niya na magtampisaw sa malakristal na tubig sa Puerto Princesa, at ang pangalawa ang lasapin ang lasap-sarap tatak ng Puerto Princesa, at ang pangatlo kaalaman, storya at yaman. Yes, yan Geron, at naglalaot na tayo kaya Ron. Naglalaot na mangisda. Mangisda na tayo. May kawil ka ngayon Geron. Lalaot na tayo. Pumunta tayo doon. Sa malayong lugar. Yes. And habang nagabiyahe tayo, magre-relax na tayo dito.